Kamusta mga kaibigan? Pag-usapan natin kung paano naglalakbay ang US President, alamin natin kung ano ang meron sa convoy niya. At ang malupit na American presidential car na tinawag na The Beast, na kahit anong matataas na uri ng granada o pasabog ay hindi ito kayang wasakin. Ito rin ang pinakaprotektado at pinakamahal na convoy sa buong mundo, sapagkat ito ay binubuo ng 50 na sasakyan at meron din itong mahigit sa 100 personnel. May iisang layunin lamang ang United States Presidential Convoy, ito ay ang siguraduhing buhay at ligtas ang kanilang presidente. Sa gitna ng convoy ay doon makikita ang US President Car, o mas kilala sa tawag na The Beast. Ang presidential car na ito ay isang Cadillac One, na idinesenyo para panatilihing ligtas ang mga sakay nito sa kahit anong uri ng pag-atake. Ito naman ay may presyong $1.5 million o 75 million pesos para sa pera natin. Ang The Beast ay may bigat na 20,000 pounds o may kukumpara natin ang bigat nito sa isang British Aerospace Jetstream 41. Masasabi natin na hindi rin basta-basta ang mga secret agent ng US President Convoy, sapagkat ang bawat isa dito ay kailangang makapasa sa 5 araw na protective driving course. Tapos mas advanced naman ang mga training ng Secret Service Agent na kasama at nakasakay mismo sa sasakyan ng US President. Gaano kaprotektado o katibay ang The Beast? Ang pintuan ng The Beast ay may kapal na 8 inches, tapos ang mga bintana naman nito ay hindi kayang tablan ng mga magnum bullets, tapos ang chassis at sahig ng The Beast ay gawa sa modified truck bed, at meron din itong kasamang armored floor plates na kayang depensahan ang ilalim sa anumang uri ng pampasabog. Bukod pa doon ay 100% rinasilyado ang The Beast para makaiwas sa kahit anong uri ng biological attack, ito rin ay may sariling supply ng oxygen sa loob na galing sa mga nakalagay sa loob na oxygen tank. Maliban pa sa oxygen, makikita mo rin sa loob nito ang rocket power grenades, night vision optics, tear gas cannon, pump action shotguns at meron din itong 2 litro ng blood type ng US President. Ang nakakamangha pa dito, ay ang bawat sasakyan sa convoy ay merong kanya-kanyang papel ang ginagampanan upang mapanatiling ligtas at tagumpay ang convoy ng US President. Sa totoo nga niyan ay hindi lang isa ang sasakyang The Beast kundi 2. Merong 2 magkaparehong armored limo sa convoy, at ito rin ay merong magkaparehong plate number. Ito ay upang malinlang ang mga potential attackers na kung saang armored limo nakasakay ang US President. At ang 2 sasakyang The Beast na ito ay bumubuo sa isang parte ng convoy na tinawag na The Secure Package. Ang mga sasakyang kabilang sa Secure Package ay idinesenyo upang humiwalay sa Secure Package kung sakaling magkaroon ng pag-atake. Kabilang din sa Secure Package ang United States Secret Service Countermeasures Suburban. Ang sasakyang ito ay merong signal jammer na kayang patayin lahat ng mga remote explosive na maaring nasa ruta ng dadaanan ng convoy. Sa pamamagitan ng 2 antena, nagpapadala ito ng napakalaki at napakalawak na radio frequencies upang harangan ang anumang bomb activation signal. Bukod rito, meron din itong electronic warfare sensors. Nakakaya nitong i-detect kung merong na-launch na RPG o anti-tank missiles. Pinaniniwalaan rin na kapag nakadetect ito ng RPG o anti-tank missiles ay agad-agad ito magpapakawala ng smoke canister sa palibot ng secure package, upang maiwala sa target ang mga RPG o mga missiles. Subalit sinabi na ito daw ay haka-haka lamang dahil halata naman na ito ay isang top secret. Sa likod naman ng secure package, meron ditong 3 SUV, 2 dito ay magkapareha at ang isa naman ay naiiba. Ang 2 magkapareha ay parehong nakabukas ang rear window at ang isa ay nakasara naman. Ang 2 SUV na parehas nakabukas ang rear window ay tinatawag na halfback at cat car. Kung sakaling nasa peligro ang presidente, trabaho ng halfback na depensahan ang The Beast habang ang cat car naman ay magsisilbi bilang opensa at lalabanan ang mga rebelde. Ang dahilan kung bakit nakabukas ang kanilang rear window ay upang makapag-open fire kaagad ang mga pasahero nito sa likod kung sakaling merong peligro. At ang SUV naman na nakasara ang rear window ay tinatawag na control car. Ang control car ay siyang may dala ng pinakamahalagang kawani ng US President, tulad ng President Military Aid at Doctor. Samantala sa harap naman ng secure package ay nakapwesto ang route car, pilot car, lead car at meron din mga grupo ng mga motorsiklo na kilala sa tawag na sweepers.
Ang layunin ng route at pilot car ay alamin ang ruta sa unahan at magpadala ng impormasyon papunta sa lead car, na siya naman ipapadala ng lead car papunta sa secure package. Ang layunin naman ng mga nakamotor o sweepers ay sila ang clear ng daan sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga senyales sa mga sasakyan o pagharang sa mga daan o junction. Ang rule na ito ay mukhang simple lamang, ngunit kung ang convoy ay kailangan ilihis sa anumang dahilan, ang mga route at pilot cars ay kailangan makapag-react at makipag-communicate kaagad ng mabilis. Ang isang halimbawa nga nito ay noong 1996, kung saan ay ang former US President na si Bill Clinton ay bumisita sa Pilipinas at nakipagkita sa isang local politician sa Manila. Sa kasagsagan ng kanilang paglalakbay, ang US intelligence officers ay nakasagap ng mensahe na naglalaman ng salitang bridge at marriage. Kung iisipin natin, ang mga salitang ito ay hindi big deal para sa atin, subalit ang mga salitang ito ay nagbigay ng alarma sa buong convoy, dahil ang salitang marriage ay kinilala bilang isang code word ng assassination. Agad namang lumihis ng daan ang convoy palayo sa paparating na tulay upang maiwasan ang panganib. Pagkatapos ay nadiskubre ng mga otoridad na merong bomba na inilagay sa ilalim ng nasabing tulay. Ang planong pagpapasabog ng tulay kasama ang convoy ay napag-alaman na inorganisa ni Osama bin Laden. Sa likurang bahagi ng secure package naman ay makikita ang Hilera ng mga support vehicles, kasama ang ID car na siyang nakikipag-ugnayan sa iba pang mga counter-surveillance agencies, ang Roadrunner na siyang namang kumikilos bilang mobile communication center, at ang Hazardous Materials Mitigation Unit, na siya namang naglalaman ng mga equipment at mga personnel, na may kakayahang mag-respond sa mga chemical, nuclear at mga biological attacks. Kasama na rin dito ang mga sasakyan na naglalaman ng mas maraming secret agents, politicians, emergency personnel at member of the press. Kung titignan ang convoy na ito ay napaka-perpekto at tila ba nawala ng maaring mangyaring mali sa convoy na ito. Ngunit para sa mga secret service, nakikita nila ito na napaka-delikado. Ang pag-travel ng presidente gamit ang sasakyan ay isa sa mga pagkakataon na napaka-delikado para sa presidente. Kaya naman ang convoy ay ginagamit lamang nila sa kanilang paglalakbay na hindi tatagal ng mahigit 30 minutes. Sapagkat kapag ito ay malayo na at lagpas 30 minutes ay kinakailangan na nilang gamitin ang kanilang Marine 1 o Air Force 1 para sa mas ligtas na paglalakbay. Ang estimated para sa isang trip mula sa White House papunta sa UN headquarters ay merong isang oras na travel time. At nagkakahalaga naman ito ng mahigit $150,000 o 7.5 million pesos. So in short, ito ay isang napakamahal na business upang maprotektahan ang isa sa pinakamakapangyarihang tao sa mundo. Kaibigan, ano ang masasabi nyo sa convoy ng US President at sa sasakyang The Beast? Huwag natin kalimutan mag-like, subscribe at pakipindot na rin ang notification bell. Salamat!